naligtas mo ako. Tanong lang, sinong gumawa ng tracks? May tao din gumawa nun. Okay? At kung yun ang ginamit sa'yo para maligtas, then hindi mo maitatanggi, may nagpatutok pa rin sa'yo. So, yun po yung sinasabi ng Biblia sa atin na kailangan po natin, kung hindi pa kayo marunong mag-witness, then this is the practical advice ng salita ng Panginoon for us to do, para tayo magamit ng Panginoon sa pag-akay ng kaluluwa sa Kanya. Tandaan niyo po, lahat po tayo, kagaya ng mission vision natin, kung kayo po'y miyembro ng iglesia, whether sa ibang church or sa Freedom Bible Baptist Church, every individual member of the church must witness, okay? Lahat, hindi po pwede na si Brother Polly lang, hindi pwede na yung matatanda lang. Matatanda lang? Lahat po, okay? Kung naligtas kayo, merong ginamit sa inyo. Okay? Natutuwa ako kahapon sa Bible study, yung juniors natin, ay alam na alam niya kung sinong nag-witness sa kanya, kailan niya tinanggap ang Panginoon, alam niya kung saan pupunta ang kaluluwa niya, kasi may nagpatutuo sa kanya. Okay? So, yun po yung pag-aaralan natin this morning, practical advice. Hindi po mahirap, okay? Ang kailangan lang po natin ay sundin yung mga advice ng salita ng Panginoon for us na magamit tayo as a witness. Lahat po tayo, paano mangyayari na sinasabi sa Matthew 28 that you go into all the world? Paano mangyayari na masasaturate ng salita ng Panginoon ang buong mundo, samantalang yung mga mananampalataya na supposedly ang gagamitin para magpatutuo, hindi nagagamit ng Panginoon? Okay? Kaya tulungan tayo ng Diyos na these practical advices ay mangyari sa atin para magamit tayo ng Panginoon. Okay, diretso tayo. Ang sabi po sa atin, sa verse 26, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert, and he arose. So, number one na atin pong advice sa atin para magamit ng Panginoon, be sensitive to the Spirit. Yeah. Una, ay tayo po ay maging sensitibo sa Espiritu. Bakit ganon? Alam niyo po, ang witnessing is a spiritual thing. Kaya nga po tayo, huwag kayong mag-alala na kayo ang gagawa. Okay? Hindi po kayo ang gagawa. Ang Espiritu Santo. Matatandaan niyo si Philip, ang sabi, yung Espiritu ang kumausap sa kanya. At sinabi sa kanya, you go to this place at mayroong nag-iintay dyan, yung Ethiopian eunuch. Okay? Ano bang ipinangako sa atin? Nung kayo witnessan, ano ang ipinangako sa atin na itatatak? Kung alam nyo, kung kayo na-witnessan, nabigyan kayo ng patotoo, yung assurance, hindi ba? Ano yung assurance? Holy Spirit, Ephesians 1.13. Di ba? Tignan natin. Bro, paki-ano mo nga, Ephesians 1.13, para makita natin na ang lahat pwede palang gamitin ng Panginoon in witnessing. Ay sabi, in Him ye also, after that ye have heard the word of God, nung marinig nyo raw ang salita ng Panginoon, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, in Him also after that ye believe, ye were sealed with the Spirit of promise. Yung lahat daw ng tumanggap kay Kristo, ang sabi ay tinatakan ng Espiritu Santo. Okay? Maliban na lang, katulad ng pinag-aralan namin kanina, na sumampalataya tayo ng walang kabuluhan. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, sama-sama lang kayo, nakasama ka lang, para lang walang matagal na usapan, tinanggap si Kristo, pero hindi tunay. Kaya sabi ng Biblia, sa Romans 10, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka na binuhay sa magmuli ng Diyos sa mga batay, maliligtas ka. So, ang sabi po, this is a spiritual thing. Okay? Ang witnessing po, ang gagawa niyan, Espiritu Santong nasa inyo. Kaya huwag kayong matakot, kasi ang Espiritu ang gagawa niyan para sa inyo. Ang kailangan niyo lang gawin, sumunod
yun ang problema lang natin. Ang hindi tayo willing sumunod. Okay? Pero si Philip, ang sabi sa atin dito, after that, the Holy Ghost ay nakipag-usap sa kanya at inutusan siya to go to the Ethiopian eunuch. Anong ginawa niya? He arose. Okay? Sabi dito sa verse 27, and he arose and went. Okay? Kaya ang sabi, kailangan lang maging sensitive tayo. Okay? Tandaan niyo po, baka kaya hindi na kayo nagagamit to witness, baka insensitive na yung spirit. Alam niyo ba na meron tayong kasalanan na nagagawa sa spirito? Ano yun? We ano yun? Muna? Hindi na. We grieve. Yan, grieve. Anong ibig sabihin ng grieve? Napipighati. Kapag ka po si Philip, nung panahon na yan, ay inutusan ng spirito to go to the Ethiopian eunuch at hindi siya pumunta, pwede naman. Lamang, anong nangyayari sa spirit? Nagigrip siya. Napipigati siya, nalulungkot siya. Kagaya ng Hebrews 10:25. Anong ibig sabihin, anong sinasabi sa Hebrews 25? Huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. Bakit? Anong unang dinadala nun? Nagigrip ang spirit. Ang kalooban ng Spirit is for us, not every time, na someday, na yan ay para sa Panginoon, we go to church, tayo po'y sasamba sa Kanya, but when we fail to do that, alam niyo ba na nalulungkot ang Spirito? Kagaya ni Philip, ang sabi sa atin dito, inutusan siya. Meron ba siyang option? Yes, meron siyang option. Pwede nang hindi niya sundin yon. Pero ang sabi ng Biblia sa atin, the spirit will be grieved. Ang masama pa, pagka lagi nating pinalulungkot ang spirito, pwedeng dumating na yung spirito nakukwench. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng nakukwench? Hindi inaalis ang spirito, pero namamatay na yung gawa niya sa atin. Kaya nga, kahit pa daw, lagi nating narinig ang salita ng Panginoon, this do because ito yung sinabi ng Panginoon, pero wala nang effect sa atin. Di ba merong mga bata na gano'n, lagi yung sinasabihan, pero since ang tagal niya nang hindi nasunod sa inyo, eh wala nang effect sa kanya. Ganon din po sa Espiritu Santo. We have to be sensitive. Una, kailangan pag inutusan tayo, kaya nga dapat pala yung mga anak natin, pag inutusan, dapat susunod agad. Yun palang pag-delay ng pagsunod, anong tawag? Disobedience na rin. Yung dinidelay lang, sumunod naman pero dinelay. Okay? Yun pala ay disobedience na rin. Kaya nga si Philip, nung utusan siya ng Panginoon, because of his sensitivity sa spirito, anong ginawa? He arose and went. Ang sabi sa atin dito. So number one, be sensitive. Ang spirito po, ay kung kayo po ay sensitibo sa salita ng Panginoon, ituturo sa inyo ng spirito. Ayan, kausapin mo sa Panginoon. Ayan, anong sabi? Dinala siya ng spirito eh. So, ang ibig sabihin po noon, kung sensitive tayo sa salita ng Panginoon, hindi tayo maubusan pala eh. Okay? Sa totoo lang, ang trabaho daw ng witnessing, ang trabahong hindi nauubusan. Kasi kahit saan kayo pumunta, may tao. Okay? Sa school, ang dami niyong kaklase. Kahapon nga, tinanong namin yung kabataan, ilan ang kaklase mo? Sabi niya, 49. Pero yung opportunity na pwede kang gamitin ng Panginoon para sa 49 estudyante na kaklase mo to win them for Christ. Kaya ang sabi po sa atin, ang kailangan lang natin, we must be sensitive to the word of God. Alam nyo, ang laging hinahing ng mga nanay, yung asawa nilang lalaki, hindi sensitive sa pangangailangan nila. Kung sa mga asawa natin, dapat sensitive tayo sa kalang pangangailangan, how much more sa Espiritu Santo? Okay? So, ang sabi po sa atin, number one, be sensitive. Number two, ang sabi sa atin dito ay, ang sabi sa atin, avoid coming up with excuses. Yeah.
Ang sabi sa atin dito sa verse number 2, nang utusan si Philip, verse number 2, 27, he arose and went. Alam niyo po ba na kung tayo po ay kakausapin ng Espiritu o gagawa yung Espiritu Santo for us to witness, ano ang ginagawa ng kaaway sa atin? He will give us an excuse. Pero ang sabi, si Philip po, nang utusan siya ng Espiritu Santo, he arose and went. Kasi pag hindi niya yung ginawa, merong kalaging dahilan. Alam niya, laging sinasabi, pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, may dahilan. Pag hindi tayo nakasimba, may dahilan tayo. Pero pagka gusto mo, nawawala yung dahilan. Tama? Ganon din po, when we witness, when we are sensitive to the Spirit of God, then we don't have excuse. Nawawalan tayo ng dahilan para hindi natin magawa. Eh yung mga young people nga, pag manliligaw, harangan mo man ng sibat. Di ba sabi? Harangan mo man ng sibat. Lalanguyin ang pinakamalalim na dagat kahit hindi marunong lumangoy. Susungkitin ang buwan. Pero sabihin mo na mag-witness, hindi pwede kasi may basketball kami. Ngayon, galit na galit. Galit na galit si Sir Paulin mo sa atin. May huhukayin pero sa basketball. Kaya inupan na natin yung paghuhukay. And by the way, announcement ulit. Kailangan po ng manpower tomorrow. Okay? Kung merong mga nanay na free kayo, pwede kayong magluto ng tanghalian para sa mga gagawa. Kahit hindi kayo magdala ng tanghalian, magluluto lang. Okay? Or, kung kayo naman ay willing magdala ng merienda para sa mga gagawa, good and fine. So, ang sabi po sa atin dito, Philip was sensitive and hindi siya nakakita ng dahilan para hindi gawin. Alam niyo tayo, sa lahat ng mga bagay, lalo sa Panginoon, isang malaking pangit na gagawin natin, lalo kung sa Panginoon, hinahanapan natin ang dahilan para hindi natin magawa. Lalo kung pinag-uusapan natin gawain ng Panginoon. Okay? Isa sa pinakapangit na pwede nating magawa, maghanap tayo ng dahilan para hindi natin magawa. Okay? So, ang sabi po sa atin dito, si Philip, he arose and went. Immediately, he arose and went doon sa inuutos ng Diyos. Natatandaan niya si Jonah. Inutusan siya to go to Nineveh. Pero saan siya nagpunta? Sa Tarshish. Huh? Imbis na tama, he arose. Pero ang problema, palayo doon sa utos ng Diyos. Si Philip po was sensitive to the Spirit. At ang sabi sa atin, he finds no excuse. Hindi siya naghanap ng dahilan para hindi magawa ang gawain ng Panginoon. Kasi tayo, kaya tayo, we fail to witness because we always find an excuse. Lagi tayong may nakikitang dahilan sa hindi natin pagsimba, lagi tayong may nakikitang dahilan para hindi natin gawin, lalong-lalo na yung kalooban ng Diyos. We find something na pwedeng sabihin natin, hindi ako pwedeng mag-participate. Nakakalungkot na meron tayong dahilan para hindi mag-participate sa ating Lord's Supper. Di ba yung Lord's Supper natin? Bagaman tumaas yung ating attendance sa ating Lord's Supper, pero we find something, we find excuse. Alam nyo, sabi ko nga, sana lalo na kung gawain ng Panginoon, huwag nating laging hahanapin yung tayo po'y ma-excuse. Alam nyo, sabi ng Biblia, thou art inexcusable, o man. Okay? Hindi po tinatanggap na excuse ng Diyos, lalong-lalo na kung tayo po ay dumadating sa punto sa tayo po ay gagamitin sa witnessing. Number 3, ang sabi sa atin dito, hindi lamang po ang sabi sa atin dito yung excuses, and then ang sabi sa atin, sino yung kakausapin? Yung Ethiopian eunuch. Alam niyo ba ang kulay ng Ethiopia? Maitim siya. So, ang sabi sa atin, hindi natin nahayaan yung
ethnic barrier. Yeah. Ang tinatawag doon, magkaiba sila ng lahi. Ang sabi noon, ayan, si Marley, buti na lang. Hindi ba yan? Si Michael, laging, si Daddy, laging nalulog si Michael. Ethnic barrier daw. May ethnic barrier daw. Pero hindi. Ang sabi, ang kakausapin ay yung Ethiopian eunuch. Maitim siya. And I don't know kung iba yung kanyang salita. Pero sabi ng Espiritu, you go down there, kausapin mo siya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sinasabi sa atin? Sa Matthew 28, ano yung utos? You go into all the world. Hindi po sa Pilipinas lang. Eh, sa Pilipinas nga, eh, pag pumunta ka lang sa Gandarian, iba na ang salita eh. Diba? May barrier na. Pero sabi ng Panginoon, you go into all the world. Ang ibig sabihin nun, ay willing tayo to reach ethnic, hindi natin nahayaan yung ethnic barrier. Alam niyo tayo, isa sa mahirap nating abutin, yung mas mataas sa atin. Diba? Yung halimbawa, ganto lang natapos mo, parang ang tingin mo, hindi ka pwedeng gamitin doon sa mas mataas sa iyo. Pero alam niyo ba na mali po yun? Kahit po sino, basta may kaluluwa, pwede tayong gamitin ng Panginoon para sa lebot at sa pananampalataya. Kaya po, kahit sino tayo, yan, kahit anong kalalagayan natin, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kaya nga, panalangin natin na isang araw, merong tatawagin ng Panginoon dito, halimbawa sa Africa, tatawagin ng Panginoon sa Cambodia para mag-mission doon. Kasi po, dapat willing tayo na hindi natin nahayaan yung ethnic barrier na tinatawag. Na iba sila, wala pong ganun sa Biblia. Sa Biblia po, basta tao may kaluluwa, kailangan mabahagi na ng salita ng Panginoon. Okay? Whether yan ay nakabahag o hindi. Alam niyo sa ano talaga, doon sa Mindoro, pag pumunta kayo, yung mga mangyan talaga, medyo pag hindi talaga kayo sanay. Kaya pala hindi pinagsasama daw yung mangyan, yung Kristiyano, yung mga hindi mangyan. Kasi hindi raw sila magkasundo. Kasi yung mga mangyan pala, pagka yung, di ba tayo, limaw dito, eh yung pala, doon na rin na dumi yung mga bata, doon na ihi, eh nagsaservice. Kaya medyo yung ibang hindi talaga mangyan. Parang naano sila, na-offend sila ng ganon. Pero sanay sila ng ganon eh. Okay? So, ang sabi po sa atin, we must be willing na hindi magiging hadlang yung ethnic barrier. Okay? Halimbawa, tayo po, hindi tayo galit. Okay, gusto ko rin na, baka sabihin nyo na lang. Bago man lang maipasa yung batas na tayo pala, meron ng batas na niluluto na pag nag-preach tayo against homosexuality, pwede na ako makulong. Okay? Pero habang wala pa, gusto natin linawin. Bawal ba sa atin ang bakla? Nang matin? Hindi po. Hindi po. Bawal ba yung mga criminal na dati, nakawala, o nakalaya, pupunta sa atin? Bawal ba? Hindi po. Bawal ba yung mga manginginom dito na pumunta? Hindi po. Ang sinasabi lang natin ay sila po ay meron ding kaluluwa na dapat abutin natin. Okay? Kaya nga tama yung sabi ni Brother Polly na dapat lahat meron tayo. May doktor, may tagahukay ng poste, lahat dapat meron dito kasi willing tayo na hindi tayo pipili kung sino lang yung dapat miyembro ng iglesia. Hindi po. Dapat po lahat is welcome para makaabot sa pananampalataya. Okay? Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Si Philip po ay hindi pumili. Eh, ako dyan, ang itim. Hindi po. Ang sinabi ng Biblia, sinabi ng Espiritu Santo, you go to that Ethiopian eunuch dahil siya'y hinugna para sa Ebanghelyo. At ang sabi, pumunta si Philip at sabi sa atin dito, hindi niya tinignan kung anong kulay ng kanyang balat. Ang tinignan niya, kahit maitim yan, may kaluluwa yan. Okay? At dahil sa may kaluluwa, kailangan mabahagina ng salita ng Panginoon sapagkat kung hindi mababahagina ng salita ng Panginoon,
yan ay pupunta sa impyernong walang hanggan. Okay? Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, si Filipo was willing na lampasan, okay? Yung ethnic barrier na pumipigil. Yung ethnic barrier kasi hindi naman ibig sabihin ng lahi lang. Mayaman o mahirap, dapat nasa church, makakilala sa Panginoon. Kaya nga tayo, kahit sino pwedeng pumunta rito, lamang lang, kailangan natin naintindihan na tayo willing. Kasi minsan tayo, sabi ng Bible, ano? Pagka ikaw ay pumupunta sa piging, huwag kang upo agad sa unahan kasi baka mapalis ka nung may ano. Pero ang ibig sabihin nun ay yung respect of persons. Sa witnessing po, wala pong respect of person. Kahit yung nagpapalimos na nasa kalsada lamang, may kaluluwa yun. Okay? Yung mga tao na ang tingin natin, dapat naman talaga hindi. Minsan ang tingin natin mababa or mataas. Ang tinitingnan natin mahirap yan, hindi pwede yan. Tama, sabi po ng Bible, mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit, pero hindi imposible. Okay? So, ang sabi po sa atin dito, ang practical advice sa atin, number one is to be sensitive with the word, with the spirit, and then number two, we avoid coming up with excuses. Huwag tayong maghahanap ng dahilan para hindi natin magawa. Number three, ang sabi, willing to reach across ethnic barriers. Number four, ang sabi sa atin, ask questions. Ang sabi po doon, yung eunuch, anong binabasa niya? Yung Book of Isaiah. Nakita niya, nagbabasa siya ng Bible. Buti pa yung unbeliever, no? Nagbabasa ng Bible. Yung believer, hindi. Okay? Pero ang sabi, yung eunuch, saan ba siya galing? Galing po siya ng Jerusalem, sumamba. At nagbabasa siya ng Bible, alam nyo? Ang sabi sa atin, si Philip nagtanong sa kanya, naintindihan mo ba binabasa mo? Anong sabi ng eunuch? Paano kong maintindihan kung walang magpapaliwanag sa akin? Alam niya sa Peter nakalagay, be always ready to give an answer of the hope that is in you. Lagi dapat kayong handa sa pagsagot doon sa pag-asang meron kayo. Alam niyo ba, nung tinanggap niyo si Kristo, nakatiyak kayo ng kaligtasan, meron na kayong pag-asa. At yung pag-asa na yon ay dapat ibahagi sa iba. Katulad ni Philip, nang tawagin ng Spirito, tinanong niya yung mama, nagbabasa ka ng Biblia, naintindihan mo ba? At sabi niya, paano ko maintindihan kung walang katulad ninyo na magpapaliwanag sa kanila? Alam niyo, ang dami nagbabasa ng Biblia na tao. Pero nakakalungkot, hindi sila nakakaintindi ng kaligtasan. Hindi nila naintindihan yung kaligtasan at katiyakan ng buhay na walang hanggan na nanggagaling kay Kristo. Kaya kahit nagbabasa ng Biblia, kailangan tanungin nyo, naintindihan mo ba binabasa mo? Ang sabi ng eunuch, paano ko maintindihan kung walang EJ na magsasalita at magpapaliwanag sa akin? Paano ko maintindihan yan kung walang Jonah na magpapaliwanag sa akin? Paano ko maintindihan kung walang Ken, diba, na magpapaliwanag sa akin? So, ang sabi sa atin, you ask question. Alam mo ba kung ikaw mamamatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Iyan ang mga tanong na sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan natin itanong sa kanila. Meron ka bang pag-asa ng langit? Saan ka pupunta pag namatay ka? Yun po yung sinasabi ng na practical advice sa atin. Alam mo ba na ikay makasalanan? Alam mo ba na ang parusa ng kasalanan ay kamatayan? Alam mo ba na sa impyerno ka pupunta? Alam mo ba na merong ginawa si Kristo para sa iyo para maligtas ka? So yun po yung sinasabi na si Philip ay nung sensitive siya sa spirit, ginamit siya in witnessing by asking question. Okay? Mahalaga po na naintindihan natin yun kasi pag hindi, yun nga eh. Bakit hindi ka nagtatanong? Malamang hindi mo alam ang sagot.
yun ba, yung sa ibang tao, di ba? Kasi mahirap magtanong, di ba, nagtanong ka, tulad ni Philip, paano siya lumakas ang loob na tinanong doon sa Ethiopian eunuch na, alam mo ba, binabasa mo, kung hindi niya rin alam. Kanina nga, napag-usapan natin, paano mong ibibigay ang isang bagay na wala ka? Kung kayo hindi ligtas, I don't know kung makapagbabahagi kayo ng kaligtasan sa iba. The only person na qualify para mag-witness ay yung meron siyang kaligtasan sa kanyang sarili. Pero kung kayo hindi ligtas, I doubt kung pwede niyong ibahagi ang kaligtasan na wala kayo. Okay? Kaya ang sabi sa atin dito, si Philip was able to ask question kasi alam niya ang sagot. Sana alam niya na yung sagot doon sa question, saan pupunta ang kaluluwa niyo pag kayo'y namatay. Dahil kung hindi, hindi niyo pwedeng ibahagi sa iba. So, ask question. And then, ano pa? Ang sabi po sa atin dito, meron pa. Ang sabi sa atin, show people Jesus in the scripture. Anong sabi sa atin doon sa ating binasa? Ang sabi niya, so verse number 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Kaya kailangan naintindihan natin na ipaliwanag sa salita ng Panginoon. Alam niyo ba na hindi naliligtas ang tao na walang salita ng Diyos? Pagka sinasabi ng tao na ligtas siya, na walang salita ng Diyos, hindi po yung totoong ligtas. Dahil ang tao naliligtas sa unggitan ng salita ng Panginoon. Okay? Saan mo nalaman na ikay makasalanan? Sa Biblia, Romans 3:10-23. All have sinned and come short of the glory of God. Saan mo nalaman na dahil sa kasalanan mo, mamamatay ka? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Saan mo nalaman na si Kristo'y namatay para sa iyo? Sa kasalanan mo. John 3:16. Romans 10:9-10. Diba? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ang sabi sa atin dito, si Philip, hindi kumuha ng kanyang paliwanag sa magazine. Hindi kumuha ng paliwanag kung saan o sa kanyang sarili lamang. Ang sabi doon, ipinaliwanag niya yung scripture na binabasa noong Ethiopian eunuch. Okay? Kung alam niyo yung Isaiah 53, di ba? Yun yung binabasa. So, ang sabi po sa atin dito ay ipinaliwanag. Kaya nga tayo, hindi kayo kailangan mag-alala kung anong sasabihin ninyo eh. Pagka kayo ipapagamit sa Panginoon sa witnessing, hindi kayo kailangan mag-isip kung anong sasabihin. Ito na yon. Pag-aaralan nila kung paano niyong tinanggap si Kristo, paano na ipahayag sa inyo sa salita ng Panginoon. Kaya tayo, wala tayong excuse na hindi tayo magamit kasi merong gabay. Di ba ang hirap, nagagawa ka ng isang bagay na wala kang pattern, wala kang gagayahan kung paano gagawin. Kaya nga po tayo binigyan ng salita ng Panginoon, ng Diyos, ng Panginoon, para yun ang maging pattern natin sa pamumuhay natin, sa pag-witness natin. Kaya ang sabi po sa atin ay ipapaliwanag natin si Jesus through the scripture. Ano pa? Ang sabi sa atin dito, call for response. Ayan. Ang sabi po sa atin, pagkatapos na may paliwanag ni Philip yung kaligtasan, anong sabi? There must be a call for response. Diba? Romans 10:9-10. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Diba? Bagaman, okay ha? Marami nagsasabi dapat wala na yung sinner's prayer. Pero ang tanong ko lang lagi, ay totoo yun, kahit mag-sinner's prayer, hindi naman ibig sabihin talaga naligtas eh. Pero, nasasayang ba yung sinner's prayer? Hindi. Ang sabi ng Bible sa Romans 10:9-10, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus, ang ibig sabihin nun, panalangin. By prayer, you will accept that you are a sinner, na ikay makasalanan, at ang kasalanan mo'y hatulan sa impyerno, at si Jesus ang nagbayad ng iyong kasalanan.
If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ang sabi po sa atin dito ay meron pong panalangin. Okay? We call for respond. Okay? Hindi ba sa sinabi natin, we call for respond. At alam nyo ba na lampas nga eh. Yung eunuch, anong sabi? Nakakita siya ng ilog. Anong sabi ng eunuch? Anong makakapigil para ako ay hindi mabaptize? Alam niyo, may question eh. Kapag ang tagal niyo na sa Panginoon, pero hindi kayo nagpapabaptize. Kasi ang sabi ng Bible, yung eunuch nga eh, siya ang nagpresenta kay Philip. Anong sabi niya kay Philip? What can hindrance, ano ang pipigil para ko hindi mabautismuan? Pero tinanong din siya ni Philip, talaga bang ikaw ay nanampalataya? Kasi po, yung baptism, picture lang ng kaligtasan. Okay? Hindi po kayo maliligtas by baptism. Okay? Pero yung baptism is the first act of obedience sa Panginoon. Nung tanggapin natin si Kristo, the first act of obedience sa ating Panginoon is baptism. Okay? Pero ang sabi sa atin dito, Philip called for a response. Tatanggapin mo ba ang Panginoon? Yun nga po yung sinasabi na meron pong respond. Okay? Ang tao po na kinakausap ng Espiritu lalo sa kaligtasan, meron pong respond yan. Okay? Kaya ang sabi po sa atin dito, a call for respond. Lahat po tayo, pag nakinig kayo ng salita ng Panginoon, God is calling for a respond. Ano ang inyong tugon sa mga narinig niyong salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos ay pinangangaral as a call for respond. Okay? Pag wala pong naging effect sa inyo ang salita ng Diyos, then may kulang. Dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, we are calling for, God is calling us for a response. Anong respond ninyo sa salita ng Panginoon? Alam nyo, nakakalungkot lang na baka ang nagiging respond natin sa salita ng Panginoon negatibo. Kasi pwede pala yon. Na ipinangangaral ang salita ng Diyos pero ang dating sa atin negatibo. Tulungan tayo ng Diyos na kung tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi negatibo yung naitatanim sa atin. Maaring negatibo kayo sa lalaking ito, okay? At hindi ko yun naalis sa inyo. Pero sana hindi sa salita ng Panginoon. Dahil ako, tao lang ako eh. Pwede akong magsalita ng out doon sa salita ng Panginoon during my preaching. Pero sana yung salita ng Diyos huwag niyong tatanggihan. Dahil ang sabi ng Biblia sa atin, all of us are accountable sa lahat ng narinig natin, at least na salita ng Panginoon. Okay? Kaya ang sabi, we are calling for response. Lahat po tayo, this service will not end na walang panawagan para mag-respond tayo sa salita ng Panginoon. And I hope ganun ang inyong maging kagustuhan sa inyong mga puso. God is calling me for a response and I will respond. Okay? So, last, ang sabi po sa atin dito, si Philip po, ang sabi po sa atin dito, when we finish with one opportunity, we need to keep our eyes open for another opportunity. Nang ma-witnessan ni Philip yung Ethiopian, natapos ba ron yung kanyang witnessing? Hindi. Sabi po sa atin, last verse na binasa natin, verse 40, dito tayo magtatapos. But Philip was found at Azotus. Anong ginagawa niya? Sabi ni brother, nasa pansita. Hindi. Ang sabi, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Natapos ba yung witnessing ni Philip doon sa Ethiopian eunuch? Hindi po. As long na tayo po'y binibigyan ng buhay ng Panginoon, God is giving us the opportunity to witness. At habang tayo nabubuhay, may God help us na tayo po ay sensitive to the work of the Lord in witnessing, and we continue
Okay? We continue until, para pag-asawa, bro, till death do us part. Habang nabubuhay tayo, God can use us to witness to people. Habang nabubuhay tayo, yes, you have witnessed to someone today, and again, use the opportunity dahil, alam nyo ba na pwedeng nag-witness ka ngayon, mamatay ka na? Sana nga, bago tayo mamatay, kahit pa paano makapag-witness tayo ng isa. Dahil wala tayong dadalhin sa langit na ba, na isasagot sa Panginoon eh. Pagharap natin sa Panginoon sa Bema Judgment, meron kaya tayong isasagot sa Panginoon? Kasi ang itatanong sa atin ng Panginoon, pag tayo humarap sa Kanya, di ba sabi? We will give accountable of what we have done in our body. Good or bad. Ano yung good or bad? Hindi yan yung hindi ka natapos sa pag-aaral. Hindi po yun ay tatanong sa inyo. Hindi yan yung kayo ay nakatapos ng pag-aaral, ang ganda ng buhay nyo, itatanong ng Diyos yan. Hindi po. Ang itatanong ng Diyos sa atin, na ginawa mo sa katawan mo, meron ka bang na-witnessan na isang kaluluwa man lamang bago ka mamatay? Sana. And by the way, gusto kong ginawin na hindi lamang isa ang pwede niyong madala. Tama, hindi lamang isa ang pwede niyong madala sa Panginoon. Kaya po, kayo nananatiling buhay. Okay? Kayong mga mananampalataya, kaya kayo nananatiling buhay, merong kalooban ang Diyos sa inyo. And that is what? To be a witness for Christ. At kung hindi nangyayari sa atin yan, alam nyo ba na nawawala ng halaga buhay natin? Kung tayo po ay hindi nagagamit ng Panginoon in witnessing to other people, ang sabi sa atin, you may have a good life. You may have a good career. Pero kung hindi tayo nagagamit in witnessing, I don't know kung anong relevance, anong importance nun sa Panginoon. Ako'y naniniwala, the only thing that is important to the Lord, pag tayo dumating doon, yung kaluwang nadala natin sa Panginoon. Alam niyo ba ang sabi? Kanina sinabi ko na for the last, natin. Kailan nagkakatuwa ang mga anghel sa langit? Kapag ka meron isang kaluluwa na nagsisi ng kanyang kasalanan. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Nagkakatuwa ang mga anghel sa langit dahil nakatapos si Jerome. Hindi po. Nagkakatuwa ang anghel sa langit kasi kinasal si Marley. Kaya tayo lang ang natutuwa. Pero yung anghel, I don't know kung natutuwa sila nung ikasal si Marley. I don't know. Pero mas matutuwa ang anghel kung si Marley at si Jonah patuloy gagamitin to witness to other people. So yun po yung sinasabi sa atin ng Biblia. Practical advice in witnessing. Sana i-take heed natin yung mga advice na ito. And God will do wonder sa ating buhay. And by the way, baka tayo kaya malungkot ang buhay natin, hindi tayo nagagamit ng financial witnessing. Alam niyo ba kung meron mang masaya at ang sabi sa atin, we rejoice because ang sabi sa atin, di ba sa Bible may verse? Yung dala ko yung aking tangkas at may gala. Okay. So yun po yung sana we take it. Marami tayong advice na narinig. Sana itong advice na ito pakinggan natin. Dahil ito po ang magsasabi that we are blessed. Ito po ang magsasabi na kahit alam niyo lahat tayo may problema, hindi ba? Pero ang isa sa pinakamagandang stress relieving daw yung magamit tayo para sa iba. Ang iba ay maligtas sa unggitan natin. Hindi tayo magliligtas, pero gagamitin kayo para sa kaligtasan ng iba. Okay? So sana, take heed sa ating pong advice na ibigay sa inyo. Tayo po'y manalangin. Let's pray.